is icon pala tong Woodbury na to. Sa mga shoppers, talagang bibili ng luxury. Siya, one of the premium outlets here in the US. Minsan, kasama siya sa mga package tour. Maraming brands dito, like yung mga luxury brands, like Gucci, Louis Vuitton, Versace. Ay, sabi, ano daw, kulang yung one day na mag-ikot dito. Guys, welcome to Woodbury Commons. Andito naman tayo sa Upstate New York. Yan, napakaganda dito guys. Premium outlet ito. So kung malapit kayo sa lugar na to, diba? Why not? Dream come true si Madam. Hindi dream Woodbury. Come true. Nakapunta na ako dito. Ay, ganun ba? Ay, edi. Congrats kasi nakapunta ka ulit. One of my favorite brand. Yung Super Dry. So of course guys, di ko naman makukuhanan yung mga shopping dito kasi, di ba? Mabored kayo. Mamaya na lang. So yun nga guys, Nika never told me about the reputation about this premium outlet store na pinapasyalan pala to ng mga talagang sosyale, no? Tsaka, yun nga, ganun nga. Guys, off white at my back. Yeah. Nakikita mo ba yung nakikita ko, babe? What? You're 12 o'clock. Gucci? Yeah. Yeah. Tay-tay dito mga ano, mga mom and sirs. Is it gonna be your first Gucci? No. No? Ay, wow! Kasi mayroon na siya! Dinatago lang niya sa akin. Guys, so pinipilaan na. Baka may sale dito sa Prada. Okay. Ano? Wala yung gusto ko. Hindi ka nabutol. Saan nandi? Golden Goose? Touch move. So yun guys, may gusto lang ako, no? Gusto ko lang mag-react. May nakita lang ako sa post sa Lepora, no? Kung bakit meron doon nag-post na anonymous post lang yata. Ang topic niya is bakit pa daw pinipili, well, kinumpare niya, no, yung buhay sa UAE. Libre lahat,
dadali mo na lang sarili mo doon para magtrabaho. Tapos bakit gusto niyo pa rin lumipat ng US? Eh, ang dami-daming tax na binabayaran dito. Paiksihin ko yung sagot ko. Siyempre may pinagpalit ka rin, may pagpapalit ka rin para makuha mo yung gustong ano, ganung pamumuhay, diba? Ganung way of living. Ako wala siguro ako sa or hindi ko siguro masasagot ng ano yan, ng hindi ako makakapag-contribute ng 100% dun sa ano na yon, sa topic na yon, kasi hindi naman ako nanggaling sa UAE. Pero binigyan naman niya yung situation niya doon. Na ganun. Kaso lang ako, kung ako ang tatanungin, gusto ko yung pamumuhay dito. Kung i-compare niyo yung ano, yung sahod ng, kung yung offer ng sa Middle East, no. Ganun yung sahod, libre lahat, libre housing, hanggang sa matapos yung contract mo. Yun nga, kung hindi ko naman makukuha yung preference ko, sa inyo na lang yung offer. Sabihin natin, ang preference ko ay gusto ko pag umalis ako ng country, kasama ko yung family ko. Kayang gawin ng America yon. Gusto namin nag-i-snow, gusto namin in the future makapag, alam mo yung madaling makabili ng property. So, madali lang yun sa America. Gusto namin, tahimik ang buhay namin, wala kaming cashier. Wala kaming cashier sa bahay, yan. Gusto namin kami-kami lang. So, kaya yun. Gusto namin yung image ng mga ganito, mga mapuno, countryside, tapos may city, and then basta yun. Tapos malaya yung law kasi dito, pantay, halos pantay yung law ng ano, pantay yung rights ng ano dito, ng permanent resident or immigrant sa ano, sa US citizen. Pati nga mga tourists, may right din sila dito Kaya nga, land of the free daw, diba? Okay na ako sa yung concept na may binabayaran kang taxes. Kasi wala naman libre, guys. Yan, pwedeng, ano, diba? Nakuha mo na yung gusto mo, libre pa rin lahat. May pinagpapalit ka talaga. So, I would rather na maghirap muna bago makapunta dito. Pasa lahat ng mga exams, lahat. Ang dami-dami exams, diba? Tapos ang tagal-tagal lang aantay mo bago makapunta dito. Tapos sasabihin na ng iba tao, nagpakahirap ka, tapos ang laki-laki naman ng taxes na binabayaran mo. So, yun nga, sana wag natin i-judge, no? Kasi preference ng tao yun, gusto nila mag-America Yan. Kung kanyo, gusto nyo yung concept na gano'n, na nag-work sa Middle East, tapos gusto nyo nang tumanda ng gano'n, na nagpapadala ng pera sa family, kanya-kanya lang yan. Kung kami, gusto namin ganito, okay na kami na mataas yung taxes na pinabayaran namin. So, yun nga. Preference lang talaga yan. Gusto namin ang Amerika. Gusto namin yung image ng Amerika. Maski sabihin mong mas malaking naiipon ng mga nurses sa Middle East kaysa sa Amerika, dahil mas marami ang binabayaran namin ng taxes dito. Well, komportable pa rin naman kami. Yun ang may masasabi ko. Komportable pa rin naman kami. Pero yun nga, nakakuha rin namin yung gusto namin. Nakakuha namin yung preferred. Nakakuha namin yung preference namin. Hindi na matapos-tapos yung issue, no? Amerika kasi talaga is para sa akin talagang pang family. Kung yung gusto niya talaga magkakasama kaya, at yung plano mo is pang family talaga, na yung future ng family mo, talagang pang Amerika. Kaya yun yung iniisip ng maraming mga tao na pumunta pa rin ng Amerika. Kasi lahat naman na tayo na tumatanda na, lahat na tayo talaga, yung isip natin nagpumupunta na dun sa pagpa-family. Kung magpla-plano ko na rin naman na talaga ng ano, yung ng pang-family mo, yung future ng family mo. So, gusto mo sa magandang lugar, gusto mo matahimik, gusto mo kayo lang, gusto nyo walang nangingialam, or ang dami pa. So, Amerika, maganda ang Amerika talaga mag-start dito ng family. Ang dami pa rin may gusto talaga ng Amerika kasi for the sake of the family. Kung single kang pumunta dito, okay pa rin kasi napakalaki ng bansa na to, no? Bago mo makompleto, i-explore lahat. Tapos yun, sabi ko nga sa inyo, diba, gusto ko rin mag-react. Gusto ko mag-react dun sa, ano,
sa issue na magbabuyout bago ba pumunta sa Amerika. Nakita ko lang tong post na to. Alam ko anonymous post yun. Parang gusto yata niya is lumipat na agad ng agency. Hindi pa siya nakapunta ng Amerika. No? Gusto niya lumipat ng agency. Ang problema kasi, napapansin ko, ang dami talaga dito na, ano, na, nyari ako, nag-apply ako sa isang agency. Tapos, nakausap ko yung mga ibang friends or, basta mga makinakilala ka lang na nasa ibang agency. Tapos, tatanungan ka na, magkano yung ganito, magkano yung ganyan, ganito, ay, ganun ba? So, parang sila, madi-discourage ka sa kanila dahil or kunyari experience ng mga ng mga ka-agency mo dun sa lugar na yun, sasabihin na ay pangit dito, mga ganyan. So ikaw, wala ka pa sa Amerika, nag-isip ka na ng masama pang gusto mo na lumipat, hindi mo pa nasusubukan. Baka malay mo, ikaw kaya mo, sila lang pala, iba talaga yung sitwasyon, no? Ang masasabi ko na lang dyan is bago kayo mag-buyout, subukan nyo naman muna, di ba? Subukan nyo naman muna. Magbabayad ko na lang din, i-try mo na rin, di ba? Para naman experience lang. Baka mamaya kaya mo eh. Pero kung talagang kung talagang once na na-try mo, sabihin natin, 6 months time or na-expose ka na dun for 1 year. Tapos, pa rin, ganun pa rin sitwasyon, palala ng palala, di ba? Yun, maiintindihan na, understandable na naman na talaga na, mag-buy out ka kung talagang hindi maganda ang na yun, ang sitwasyon na yun para sa'yo. Pero, yun na nga talaga masasabi ko na, subukan nyo naman muna. Sana subukan nyo muna bago kayo mag-buy out. Wala naman akong, agitna lang talaga ako, naiintindihan ko yung mga nagba-buy out. At saka, saludo ako dun sa tinatapos yung contract. Guys, kasi talaga sobrang bilis ang panahon dito sa Amerika. Hindi nyo mamalayan na tapos na yung kontrata nyo. At saka pa-thank you na rin ba yun? Pa-thank you na rin yun na tinulungan nila tayo pumunta dito. Ito, tatanungin ko kayo kung sino man nakakapanood dito na malakas lakas ang loob. Ikaw ba, kaya mo bang mag-walk-in sa gusto mong ospital dito sa Amerika mula dyan sa Pilipinas? Kaya mo bang pumunta dito sa Amerika para lang mag-apply sa kanila? Subukan mo mag-apply sa kanila sa online, nung ire-reply nila sa'yo. Pwede ka namin i-hire, pero papeles ka na ba? Pwede ka na ba pumunta dito? So, kaya ang daming agency, kaya kailangan kumita rin naman ng agency kasi tinulungan ka rin naman na nila pumunta dito. In the first place, hindi ka naman makakarating dito, hindi dahil sa kanila, di ba? Alam ko medyo sensitive tong topic na to, mag-comment na kayo kung anong sa tingin nyo. Pero para sa akin, sabihin natin na konti ang maipod mo hanggang sa matapos yung contract mo. Fair enough. Napakasaglit lang nun. 2 to 3 years na, alam mo yun, na medyo hindi ganun kalakihan yung ipon mo, or sabihin natin sakto lang ipon mo. Ano lang ba yung tapusin mo yung 3 years? After 3 years nun, di ba? Sayo na, kung kaya mo pang magtrabaho in the next 20 years, di maghanap ka na ng mas maayos na malilipatan, di ba? At least yung 3 years mong experience, 2 to 3 years experience, matibay na yun para mag-apply ka dun sa talagang gusto mong hospital.